Muli pong nagbabalik ang Calvary Foursquare Church Discipleship Program upang ipagpatuloy ang ating Apologetics Made Easy Video Training Course. At ito pa rin ang inyong lingkod, Pastor Willan Gagis, upang bigyang tinig ang ating mga aralin. Sa videong ito ay mas malalim nating titingnan ang katanungang, ang lahat ba ng relihiyon ay halos pare-parehas lang? Sa nakaraan nating video ay may iniwan tayong dalawang katanungan. Ang Kristyanismo ba ang nag-iisang totoong relihiyon? At si Jesus nga ba ang tanging daan sa Diyos? At naitanong din natin ang mga pahayag o statements bang ito ay ganap na katotohanan at ang mga ito ba ay totoo para sa lahat o ang mga ito ay depende sa gusto at panlasa ng individual. Siyempre, iba't ibang sagot ang maririnig natin, depende sa ating kausap. May magsasabi na ito ay katotohanan at may mga magsasabi ring hindi. Ang relihiyon ay depende sa personal taste ng tao at ang iba ay sasabihin pa na hindi naman mahalaga kung ano ang relihiyon mo dahil ang mga relihiyon ay pare-parehas lang. Sa katunayan, may mga naniniwala na ang mga relihiyon ay parang iba't ibang daan ngunit iisa lang ang patutunguhan na lahat sila ay sa Diyos din ang hantungan. Ang tawag sa konseptong ito ay pluralism. Alam natin na ang kabaliktaran ng plural ay singular. Plural ay marami at singular ay isa. Imbes na maniwala sa iisang relihiyon na para sa lahat, ang mga taong naniniwala sa konsepto ng pluralism ay naniniwala na ang lahat ng relihiyon ay pantay-pantay at lahat ay tama. Marahil ay narinig mo na ang kasabihang ito. Totoo sa iyo, ngunit hindi para sa akin. True for you, but not for me. Ayon sa mga pluralist, walang isang tamang relihiyon. Lahat ay tama. Ang Budismo ay tama. Ang Islam ay tama. Ang Hinduismo ay tama. Kaya kung gusto mong sumunod sa alinmang relihiyon o pananaw, okay lang. Pero huwag mong asahan na susunod din ako sa relihiyon mo. At huwag mo akong husgahan kung magkaiba tayo ng paniniwala dahil maaaring totoo sa iyo ang iyong relihiyon pero hindi para sa akin. Kaya kung iisipin sa mga pluralist, ang pagpili ng relihiyon ay katulad ng pagpili ng ulam. Gusto mo ng sinigang, gusto naman niya ng adobo at ako naman ay tinola. Gusto niya ng Budismo, siya naman ay Hinduismo, ang iba naman ay Islam, Judaismo, New Age, Kristyanismo, o kaya ay atheism, o wala na lang Diyos. Balikan muli natin ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig. Mayroong Islam, Hinduismo, Judaismo, Budismo at Kristyanismo. Sa pag-uusap natin ang mga relihiyong ito, pakatandaan na dapat nating tanggapin at irespeto ang pananampalataya ng iba. Iyan ang maganda sa Pilipinas. Mayroon tayong demokrasya na pumili ng ating relihiyon at paniwalaan ang gusto nating paniwalaan. Sa isang banda naman, napakahalaga na malaman natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at bakit natin ito pinaniniwalaan. Kinakailangan nating malaman kung ano ang itinuturo ng iba't ibang relihiyon dahil dito nakataya ang kahahantungan natin sa kabilang buhay. At sa pag-aaral na ginagawa natin ito, kung ano ang ating paniniwala at kung paano tayo nabuhay sa mundong ito ang magiging basihan kung ano ang magiging uri ng ating buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya kinakailangang itama natin ang ating pagkakilala sa Diyos. Sumadali tayong bumalik sa nakaraang aralin ng katotohanan at panlasa. Kung ang relihiyon ang susuriin at ilalagay sa kategorya, saan kaya ito ilalagay ng mga pluralist? Sa katotohanan ba o sa panlasa? Para sa mga pluralist, ito ay sa panlasa, kasama ng mga ulam, dahil para sa kanila, ang relihiyon ay usapin na base sa individual na gusto at panlasa ng tao. At hindi mahalaga kung anong relihiyon dahil para sa kanila, ang lahat ng relihiyon ay pare-parehas lang. Maaring may pagkakahawig ang mga relihiyon
Ngunit alam mo ba na mas marami at mas malaki ang kaibahan ng mga ito? Sa aklat nilang I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, nilinaw ni Norman Geisler at Frank Turek na habang karamihan sa mga relihiyon ay may mga maituturing na pagkakapareho sa usapin ng moralidad dahil inilagay ng Diyos ang pagkaunawa ng tama at mali sa ating konsensya, ngunit hindi sila nagkakasundo sa halos malalaking issue. Kasama ang usapin sa kalikasan ng Diyos, kalikasan ng tao, ano ang kasalanan, kaligtasan, langit, impyerno, at paglikha sa sanlibutan. Narito ang ilan sa mga napakalaking kaibahan. Ang mga Hudyo, Kristiyano at Muslim ay naniniwala sa magkakaibang bersyon ng buhay at makapangyarihang Diyos. Habang ang mga Hindu at New Agers naman ay naniniwala na ang lahat ng bagay na mayroon ay parte ng hindi personal at pantheistic na puwersa na itinuturing nilang Diyos. Maraming Hindu ang naniniwala na ang kasamaan ay ilusyon lamang, habang ang mga Kristiyano, Muslim at Hudyo ay naniniwala na ang kasamaan ay realidad. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang tao ay maliligtas sa biyaya ng Diyos, habang ang ibang mga relihiyon, kung naniniwala man sa kaligtasan, ay sa paraan ng paggawa ng kabutihan at ang kahulugan ng kabutihan at kung bakit dapat iligtas ang tao ay may napakalaking pagkakaiba sa bawat relihiyon. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga napakalaking kaibahan ng mga relihiyon. Hindi ba't ibang-iba sa paniniwala ng marami na pare-parehas lang ang mga relihiyon? Sa aklat naman ni Gregory Kukul na Tactics ay pinag-usapan din kung papaanong ang mga relihiyon ay may pagkakatulad ngunit magkakaiba. Narito ay mayroong dalawang tableta ng gamot. Parehas ang itsura, kulay at laki, ngunit ang dalawa ay magkaiba. Ang isa ay aspirin at ang isa ay arsenic. Ayon kay Gregory, mas binibigyan ng importansya ng pluralism ang pagkakatulad ng mga pananampalataya kaysa sa mga pagkakaiba. Ang aspirin ba at ang arsenic ay parehas dahil parehas sila ng anyo ng tabletas? Sa ibang mga bagay, ang pagkakaiba ay napakakritikal at ang relihiyon ay isa sa mga ito. Kung ibubuod natin, ang mga relihiyon sa mundong ito ay hindi pare-pareho. Maraming pagkakaiba at kakaunti ang pagkakatulad, lalo na sa mga napakahalagang usapin ng kalikasan ng Diyos, kasalanan, kaligtasan, langit, impyerno, at paglikha. Ano sa palagay mo? Mahalaga ba na malaman mo ang kaibahan ng itinuturo ng bawat relihiyon patungkol sa mga paksang ito? Sa susunod nating aralin ay paghahambingin natin ang dalawang napakalaking relihiyon, ang Islam at Kristyanismo. Pagtatabihin natin sila upang suriin kung gaano sila kaiba sa isa't isa. Okay, pansamantala muna ako magpapaalam pero magkita-kita tayong muli sa susunod na video ng Calvary Foursquare Church Discipleship Program. Bye!